안녕하세요. 리세트야경입니다. Welcome back to our channel. Yay! Okay, so mami, ano gagawin natin today? Today ay magbabasa kami ng mga assumptions nyo sa aming mag-ina. Nag-screenshot ako ng super dami. Tapos kanina habang naliligo ako, binigay ko yung phone ko kay mommy. Tapos pina-heart ko sa kanya yung mga gusto niya. So ayan, naka-heart na po. Actually, matagal ko na tong screenshot. Ayan, na February 6 pa. Today is already March 6. It's been a month. Siyempre, nababago lang. So kasi si mommy ngayon lang ulit siya nakaluwas. And I want to do this video with her. Okay, so unang-una sa ating listahan. GGSS? Wow! Ako talaga hindi ako GGSS. Ikaw ba? GGSS ako. Talaga? Kahit mataba ako. Hindi ko tira talaga sa sarili ko na maganda ako. Hindi naman tira talaga. Kaya hindi mas important sa akin kung ano yung nararamdaman ko inside. Because I believe na kung ano yung nafe-feel mo inside. Like, if you feel good, mag-show siya eh. Tama rin naman yun. Minsan wala naman sa kalabasan na kaanyuan. Hindi nasa kaloob-looban. Minsan din natin nakikilala ang isang tao kapag hindi pa natin nakakasama, di ba? Very spoiled child. But this was not the case. You're both very humble and it really shows. Spoiled child? Siguro, spoiled sa trabaho. Oo, kasi tinira kong nanay eh. Yung luluwas ako para ipaglinis siya, luluwas ako para ayusin yung mga gamit na mga damit niya. Kasi hindi ko talaga siya tinuruan or talagang, hoy, maglinis ka dyan! O ano, basta kasi noon sanay ako, ah, nag-aaral yung anak ko, hindi na yung utusan kasi aral naman ang aral. When I was younger, di ba, pag uwi ko galing school, aral agad. Ayun naman, ang probetso ko naman, o di ba, aral. Tapos sabi ko, okay, hanggang ngayon, nasanay! Then siguro sa department na yun. Doon siya spoiled. Pero sa mga pabili, hindi. No. Hindi naman. Ako, nagpupusa. Next. Hindi marunong kumanta. Wow! Lahat naman tao marunong kumanta. Alam mo, I wanna share something. Di ba nag-center for papa ko nung bata ako? And meron silang book by Mr. Butch Albarracin. Sabi din sa book na yon, as long as you can talk, you can sing. Yung pagkata is something na you can develop. Pinapractice. Hindi ka man ipinanganak na, whoa, yung boses mo, pwede mo siyang pag-aralan. Di ba may kasabihan? Practice makes perfect. Yes. Ganyan lang yan. Pagkata pati sa tayo, pagsasayaw, yes, diba? Ganun din. Di ba? Pag lagi tayo sasayaw, gagaan yung katawan natin. Walang nag-umpisa, nasanay ka agad. Walang nag-umpisa na magaling agad. Yes. Depende na lang yung talagang gifted, yung talagang may boses na. Pero as long na marunong tayo magsalita, pwede tayong kumanta. Katulad mo na nagsabi. Mas makulit pa si Mommy Maya kaysa kay Ate Yun. Ay, yun sa bagay na yan, oo. Yes! Mas masarap akong kasama. Maihingay, may sense of humor, hindi ko tinatayo yung... Grabe naman! Napaka-boring kumanta! Kasi kaharap niya laptop. Pati naman sa vlogs, di ba? Ikaw talaga yung mas makulit. Ako yung mas formal. Kung ihahalimbawa natin siya sa Gonzaga Sisters, I am Tony, you are Alex. Next! You are so rich. Sapat lang! Makain nga lang 3 beses ang araw. Misa sumusobra dahil may merienda. So yun. Ganun po, hindi pa kami mayaman. Very, very wrong. Bale! Next! Hi po! Palagi lang po kayong late mag-upload. Ay, totoo naman yung bagay na yan. Yes! Very true! Ang galing mo doon! Yan din naman pinag-aawayan namin, Lisa. Yeah. Lagi niya akong pinapagalitan doon. Kasi si Shobe, napaka-perfectionist talaga niya. No, kasi mommy, here's my side. Okay. Sabihin mo, paliwanag mo! Bubukbukan mo! Mina, baguhan pa lang dito sa YouTube. Do I wanna be known for my speed or do I wanna be known for my quality? I'm not saying na kapag mabilis ka mag-upload, hindi quality yung na-upload mong videos. And I'm not saying na dahil mabagal ka ma-upload, ay nangangulog ang quality agad. Yes. Para sa akin, gusto ko satisfied ako sa nilalabas kong videos. Let's think in the long run. Yung video na yan, pag in-out mo na yan, forever ever na mapapanood. Pag may mga bagong nakadiscover sa'yo, papanoorin nila yung previous videos mo. Totoo naman din. Right? Nangyayari yun. So, sino yun ba sa Eunice? Saan ba nagsimula yan? Do I wanna be known as someone na nag-effort? At yun naman din yung ipapangako niya sa'yo. Sumikat na siya o hindi, eh ganun pa rin siya mag-upload. Late pa rin. Next, maarte. Wow! Ang arte mo kasi! Yes, that's so true. Sa akin,
maarte ako. When it comes to like my outfits, my makeup, the way I speak, di ba? Naaartehan na naman sometimes. Si Shopee naman normal naman magsalita yan pag kami ang kasama niya. Yeah. Kung ano yung talagang usapan namin sa bahay, ganun lang din siya. Pero pagkausapan ng mga Englisher, umi-English. Yeah, nag-iiba-iba depende sa masama. Kung baga, ano, flexible siya. Yung ang pagkaate niya, ganito ah, magte-text ako, kulang halimbawa yung sako, S lang. Yung nako, N lang. Yung the way na ma-arte siya. Yeah. Sabihin niya, ano ba yan, mami? Eh, na lang, nakalimutan ko ilagay. Pagkatuhin mo na lang yung ilalagay mo sa text. Tsaka ma-arte ako na nangingialam na ako sa mga pinapasuot mo sa akin. Yes. Yes. Sabi ko nga minsan, eh, alam mo naman pala, ba't ikaw na? Ikaw na, marunong. Paano minsan, mami, atin ba akong binyan? Marami siya akong input na gano'n. Marami yung side comment. Ano yan? Sasayo ba ako ng Zumba? Ganun siya. Pero pagdating sa pagkain, hindi ako hindi siya ma-arte at hindi rin ma-arteng kumain yan. Yes. Kumakamay, nakataas paa, minsan nga kumakain, nauutot pa. Bunga yan. Nag-away at hindi nagpansin ang pagkatapos. Totoo naman yan. Yes. Kahit gaano pa, magka-close ang mag-ina. Eh, syempre nanay ako, hindi ako bababa. Ang inam naman din, marunong naman mag-sorry yung anak ko. Yun yung pinakamahirap gawin visa bilang isang anak eh, di ba? Yung magsalita ng sorry. Next, sa'yo po, sa akin daw, maarte. Tapos kay mommy daw, strict. Ay, wala, mali. Kasi talaga. Oh. Never ako nagkaroon ng curfew. Never ako nagkaroon ng restrictions when it comes to sino dapat kasama ko, ano dapat kong suotin. Wala lang. Naranasan ko kasi yung paghigpitan ako. At ayoko iparanas ko sa anak ko yun. May tiwala ako dyan. Pag wala kang tiwala sa anak mo, paghihigpitan mo talaga. Next! Ito, pinaka sa tingin ko. Hoy, sagutin mo yun sa'yo mo! Maarte ka daw! Eh, sagutin ko na kanina yun. Ah, okay. Aarte-arte yun yung yum, right? I know, right? Ito, feeling ko yung super magiging favorite mo. Ano ba yan? Matalino si mami. I like it! Wala naman taong bobo. Sa totoo lang, sinasabi natin matalino minsan, magaling mag-English. Yeah, pero magaling hindi sa written exam, magaling sa recitation. Ang pagiging matalino sa akin kasi, yung paano mo i-handle yung buhay mo with diskarte. Yes. Next! Rich, but super generous. I think the super generous is correct, but the rich is not. This is the whoa rich. This is the average. Yeah. We are here. Yes. Ganun lang. Generous, kasi kung mahirap lang kami, nararamdaman ko yung nararamdaman ng ibang tao. Mayaman nga ako, ang dami ko talaga pwedeng tulungan eh. Next, has fake friends. Wow, fake! ako na lang kakaibigan mo ah. Yeah, you are my bestest yes, friend ever. Para walang peke-peke. Next! Actually, narinig ko na yan. Noong time nung M&M48. Ay, pagkakain, hindi mo ba sa yeah, bebe? Yeah, kasi if like pabebe na, kaya kong mag-switch from normal to like, pero ayun din. That's my definition of pabebe. Ako din. Ang alam ko sa pabebe, yung halimbawa, kaya ganyan ka magsalita. Tapos, may itang ang pagkain. Uy, sure. Ako kaya, ay, mami! Oh, I can feel like that. Mami, hug mami, kid! Ganun siya. Minsan, naiinis ako. Oh, ganun ako talaga. Ganun siya talaga. Do you miss me? I miss you, mommy. Do you miss me? I love you. You don't miss me anymore naman eh. Ganun siya. The best yun. Ganun. Yeah. If that's your definition of pabebe also, that's really... Pero kayo, bahala kayo kung ano pagkakadefinition nyo sa pabebe. Iyakin po. Iyakin. Totoo naman din yun. True. Magaling ka naman doon. Anong magaling ka naman doon? Magaling siya. Alam niya iyakin ka. Ang pagiging iyakin yan, guys, isipin pa lang yung mga mata yung aso, naiiyak na yan. Minsan din ako naiinit. Halimbawa, meron kaming pinag-auditionan. Di syempre, patay ang oras, pentuhan kami dalawa, nami-miss ko na yung mga aso namin. Siya mag-o-open. Mami, paano kung biglang namatay si Prince? Iiyak na, naliyoko. Akala nung mata, ang chismosang nakapaligid sa amin. Eh, nag-aaway na kaming mag-ina. Mabilis ako umiyak sa mga bagay. Tsaka, kunwari, merong nagtatanggol sa akin. Meron ako nagbabasa ng hate comments, tapos may mga mag-pagtatanggol ako. Iiyak na siya. Ako iiyak sa hate comments, iiyak ako dun sa mga nagtatanggol. At sobrang pansalamat niya na kahit naman hindi ko sinasagot tong mga hate comments na to eh, meron at meron pa rin nakakaintindi sa akin. Maganda po yung content niyo, Ate Eunice, tsaka madami po ako natututunan ng magagandang bagay. Thank you so much. Bagay. Thank you. Thank you so much. Na-appreciate mo. Thank you. Ang nakakatuwa, tuntuwa talaga ako, yun sa nagko-comment na na-appreciate yung effort mo, yeah. Na-appreciate kung paano ko mag-edit, na-appreciate kung paano mo trabahuhin yung dance cover mo. Na hindi, okay, sasayaw lang ako ganyan, upload mo na yan! Minsan ako na nga naiinis dyan kasi, ano ba, pin?
pa one more time, mami. One more time. This is my favorite. Ano yun? Favorite kang anak ni Mommy Myra. Peace and peace. Yes! Favorite ko naman sila. Wag ka! Kanya-kanya kami yung favorite. Wag kang peke. Favorite ko siya. Pero si Ed, favorite ng papa niya, favorite ng lolo't lola niya. Excuse me, favorite akong lola ko. Sa side ko. Sa side mo. Mamu, I love you so much. Pero favorite din naman siya ng lola niya. Favorite padala ng mga pagkain. Thank you, Mama Helen. I love you. And Mamu, I love you. For Ate Yuns, di ka po masyadong close sa daddy mo. Yes, that's so true. Close naman. No, yeah. I mean like the closeness na nakakapagkwento ako sa kanya about my life, ganyan. Walang ganon. For example, kami nagbabanding or kaya ay pwede sila mag-sit down video dito. Oh, oh. Ama, hindi mo mahahatak yung closeness na wala sila. Yes. Yeah. But we're okay. We're not fighting. Before, siguro when I was younger because he really doesn't wanna support me. Sa mga bagay na gusto niya. Ko. So, meron talagang very, very light na hidwaan. But now, he's gradually being okay. Wala naman ang iyaan sa kanyang mag-aral ka muna bago ka magbibidyo-bidyo ng ganyan. Yes. Snobber. Okay, next. Snobber? Okay, alam mo ka ito. Minsan dahil sa, ano kami, Divisoria, kuya, sa Taytay. Formal yung magsasalita yung nakakita. Halimbawa, Eunice, ikaw yung... Siya yung gagawin. Oh, ay, yun. Totoo naman. Oh, ay, yun. Hiyaw na Mami Myra yun. Ang hiyaw ko lang. Snap? Kapag nagpa-vlog ako, tapos pag may nakakakita sa akin, mas gusto ko nga yung may nakakakilala sa akin. Mas natutuwa yung heart ko na, oh, nanonood siya ng videos ko. Na-recognize ka niya. And sino ka kung wala sila? So, anong karapatan mong mag-snow? Next! May tinatagong jowa si Ate Eunice. I wish! Ito ha, i-reveal ko na ako sino. Sino? Mga aso. Yeah! Next! Hindi pa nakapag-commute. No. Nagko-commute siya! Yes. Lalo nung first year ko ng college, I'm not sure if napanood yun ng ibang vlogs ko na na-mention ko to. Pero nung college kasi ako, from my place, which is super north Caloocan, maglalakad ako galing sa bahay hanggang sa entrance ng subdivision. Tapos mag-aabang ako ng jeep. Tapos yung jeep na yun, ibababa ako sa bayan. Tapos pagdating ko sa bayan, lalakad ako ng onte sa sakayan ng FX. Tapos from FX, ibababa ako sa sakayan ng LRT. Tapos mag-LRT ako hanggang sa DLS, ibababa ako ng Vito Cruz. Sometimes, malagpas ako ng baklara. So, sobrang pagod. Pag-isip ko lang, baklara na wala na. Grabe. So, babalik ako. Sometimes, nakakairita kapag ka ang lagpas ko one station lang. Like, pag-gising ko, hill po yan. Sobrang pagod ako sa pagkakommute. Tapos, pagbaba ko ng Vito Cruz, ang class ko, for example, Andrew pa. So, sobrang layo ng tatahakin ko, lalakarin ko pa yon. Oh my goodness. So, nakapag-commute ako, I've tried almost all. Pagka sometimes, bumabaha sa taft, nagpe-pedi ka ba ko? Ano pa bang di ko nasakyan? Sa kabaratuan, nagtitricycle ako, naglalakad ako, kapag wala akong pera, gusto ko ma-exercise. At saka, nagbabas ka. Halimbawa, nagbabas may lakad siya. Pag uuwi ako ng kabanatuan or like, parare, sa kabanatuan ako, hindi pa pwedeng lumuwas si mommy o kaya si papa. Walang pwedeng maghatid sa akin. Ang gagawin ko, magbabas ako from kabanatuan, papuntang Manila. Tapos pagdating ko ng Manila, saka na lang ako mag-grab papunta sa place ko. Luluwas lang yan para mag-commute pagka-date niya ang Jack or Joko, Kim, Roro. Yan. Dahil ayan yung sumira sa usapan. Oh, kahit nagmumulapan siya sa kabanatuan. Alas 4 really yan umaalis. I hate it. If makikipag-plan ka with other people, tapos ika-cancel, yes. That's so annoying. So, ayoko na ako sisira ako sa mga kausap ko. Kaya kahit magbasa ko. Very, very good. Yes. Okay, next. Nagbo-block. Yes. Totoo naman yan. Dapat din naman. Explain mo yan. Life is too short for you to allow negativity to enter in your life. If someone or if an account is there para lang manira sa'yo or mag-spread ng negativity, the best thing to do is to, number one, dead ba? Number two, block. At saka, bakit mo hindi ba-block? Patuloy kang binibigyan ng stress. For example, may mga bagay na hindi nyo naman alam, pero pinipilit yung sumausaw. Diba? Hindi naman kayo mga bagoong. Diba? Hindi naman kayo bagoong at sili para sausawan, pero hilig sumausaw. Truly. Lang. Next, you're not friends with Maurice anymore. Oh, di ba may reunited pa kayo kailan lang? Noong December. Tapos parang last week, nag-uusap kami sa Instagram. Alam mo, hindi si Maurice ang tipong hindi mo kakaibaganin. Ang bait ng batang yan. True. Let's try calling her. Yeah. Hi, Mars! Yes, I miss you! Miss you too! Kamusta ka na? I'm okay. Errands. Oh, okay. Fine. Are we friends? Ana? Nandito si Mami! Hindi, nagbabasa lang ka ng mga assumptions. Hindi ka na rin kayo magkaibigan ni Sheldon. Oh, yung OA nyo daw. ayan na, masyado daw kayong assume. Yan lang, Mars. Thank you. Thank you. May makeup ako at BG. Ha? May makeup ako at BG.
Ah, okay. Sorry to disturb you. Ah, sabihin ko daw sa inyo, assuming kayo. Mars, labas naman tayo minsan. Tell me if free ka. Okay. Ah, okay. So if you have spare time, just text me. I'm always willing to adjust for you, no? It's okay. It's really okay sa akin. Anytime. Anytime, anywhere. Come on. Ikaw pa ba? Oo. Sige, sige, sige. Okay, okay, bye, Mars. Bye. Bye, love you, miss you. Oh, not friends? Kayo talaga! Nako. Next! Busy lang yung tao! Di ba sabi nga niya, everyday daw shooting, taping. Mas bet mo Korean girl groups kaysa boy groups. Sobrang totoo niyan. Pero nag-uumpisa na siyang sa ilay. I'm not naman closing my door sa mga boy groups. Pero mas naka-capture lang talaga ng girl groups yung heart ko. Next! Never pang hindi nakasama sa with honors. Never pang hindi nakasama so, kasi sabihin, palagi siya kasama. Minsan nga, hindi lang with honors. Highest honor pa. Yes! Since prep, no? Yes! Yeah. At dun ako proud na proud sa kanya. Wala yung naging mark ang lineup 8. Okay, next. Maarte magsalita. Oh, I'm gonna read this in a maarte way. Okay. Maarte magsalita. Pero when I subscribed, I found that you're very natural. Kahit nga sa mga pinsan yung maliliit, ganun siya. Hello, baby! Oh, yeah. I'm gonna need you so much. Hindi yun ginagawa. It's natural na talaga sa akin. Nagagaya na rin ako. Yeah. Next. Strong. Yes. Yes. Totoong-totoo naman. Yes, yes, yes. Yun lang masasabi ko. Yes, 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 yes. Yung pagka-strong ko when it comes to dealing with hate, with bashers, and all the negativity na pinapasok sa akin ng buhay, yes, ay nakuha ko sa aking ina. At saka, she is the strongest person that you will ever meet. Minsan, ako nga yung mahina pagdating sa mga hate, yeah, sa mga bashers. Di mo patulan. Di ka sumagot. Patagal na lang yung sarili mo. Sometimes, mas naiiyak ako sa'yo. I'm gonna be honest. Because she tells me to answer. Like, lagi niya sinasabi na, gusto mo ba ganyan ang tingin sa'yo ng ibang tao? Ayun, naiiyak na. Sagutin mo na lang. Kasi, like, patagal mo naman yung sarili mo. Alam mo, ganito kasi mga nanay. Ang mga nanay, hindi bali sila na ang siraan, sila na ang chismis, sila na ang pagsalitaan ng kung ano-ano. Huwag lang yung mga anak. Ako, I believe that as long as I know the truth, I won't be bothered. Next, gusto pang madagdagan ang aso. Oo! Ate, komo nga, hindi pa nanganganak si Pritzy nung tinanong mo yan eh, di ba? Oh, yeah, yeah, yeah. Ayun, nagkatotoo na yung wish namin. Gusto ko ibenta yung bagong anak ni Pritzy, kaya lang pag nakikita ko, ang sarap sa pakiramdam na ligayang ibinibigay talaga sa puso ko. Bakita mo lang yung cute nilang mukha. Sure, ang cute-cute! Pagkagising namin sa umaga, hawakan na namin. Okay, kasi lumaki na. Ang first appearance nila sa vlog was February 15. 5 days pa lang sila noon. Ah! Oh! Ay! Kala mo triplet sila eh, oh. Oh, talaga magkakamuka. Next, sabay maligo. Oh, yes, sometimes pag nasa kabanatuan ako, gusto kong maglambeng. Kasi syempre pag nandito sa Manila, medyo may kaliitan ang aming CR. Tanda-tanda na niya. Kami magkasya, pero sa kabanatuan, kasya kami. Ano favorite ko pinapagawa sa'yo? Nagpapabimpo. Mami, bimpoin mo nga ako. Eh, din mo naman masyado. O, dito sa likid ko, kilikili, singit-singit. Syempre, ano ka ba, lakas ka ko? Para ikaw na lang magbimpo. Baby na naman. Yes. Next, nakakatulog ng naka-earphones. Yes. Ako, natatandaan mo yung time na nagkaroon ako ng tension headache. Super sakit ng ulo ko na hindi ako makatulog. So, ang ginawa ko, natutulog ako with earphones, nakikinig ako ng mga G-Friend songs. By the way, nung nagkaroon ako ng tension headache, yung Time for Us na album ng G-Friend, lahat yun. Yun yung pampatulog ko. Yun, natutulog ako with earphones pag hindi ako makatulog. Second to the last, eto ang hinali ko because medyo juicy. Ate Eunice, kayo na ni Kuya Joko, no? Di nyo lang sinasabi. Naririnig ko lang yung tawa ni Joko. Kami tumawa tayo ng walang sound, tapos ilalapat ko dyan yung tawa ni Joko. Okay. 1, 2, 3, go. This is the last assumption. Nagkagusto ka kay Inigo Pascual. Wow! Mali kayo doon! Ako nagkagusto kay Inigo! Nagkagusto na gustong pumasok in a romantic relationship, eng-eng! Pero yung nagkagusto when it comes to like his attitude, kung gano'n siya kabait na hindi mo iisipin, anak siya ni Piolo Pascual. Yon naman ang nagustuhan ko sa kanya. Down to earth, humble, yes, sobra. Very talented also. Kasi nakikita ko si Inigo nung time na magkaklasmate sila sa workshop, yeah, ni Shobe. Sobrang bait. Siguro naman yung mga nakakakilala kay Inigo, kaya naman patunayan yung sinasabi talaga namin. Inigo, we miss you! Inigo, request naman!
ni Shopee minsan sa isang sit-down video kahit sa mga reaction video lang. Kasi, di ba, nagbablog na rin siya ngayon. Like, mas active siya mag-post ng videos. Kahit naman hindi mo kilala. Kilala ka niya, no? Kilala ba niya ako? Yeah. Okay, so doon na nagtatapos. Yes, doon na nagtatapos. Ang pagbabasa ko, at totoo, ako po ang may gusto kay Inigo. Cross na cross ko po talaga yung batang yan. Dito na po nagtatapos ang pagbabasa at pagre-react sa inyong mga assumptions sa aming dalawang mag-ina. Okay, so dito na po nagtatapos ang video na ito. We hope you guys enjoyed. Don't forget to give it a thumbs up if you did. And subscribe to my channel if you wanna see more of me. And my mommy, Myra. And of course, our baby, Ali. Comment down below kung gusto niyo pa uli ng part 2 ng assumptions. Sana po sa pamamagitan ng video na ito ay mas nakilala niyo kami. Yes, tama, mommy? Yes. Okay, see you next time. Kamsahamnida. Bye! 10, 9, 8, 달려봐 10